Ano? Sino kumuha? Kung walang aamin sa inyo, sisisantehin ko kayong lahat. Ako pong kumuha. Labag sa loob na inako ni Tinay ang kasalanang hindi niya naman ginawa. Bakit mo ipinagkalat ang nangyari? Wala na tuloy akong makuhang trabaho. Baka kailangan niyo ng tagahugas ng pinggan. Ipasok mo naman si Tinay ko. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Good morning, ma'am! Sabay-sabay na pagbati ng mga sumasalubong sa kanya, pagkabukas na pagkabukas pa lang ng pinto ng magarang kotse na sinasakyan niya. Good morning po. Pag-aalangan niyang pagsagot pa sa mga ito. Bumaba siya ng kotse na halos matalisod dahil sa paggamangha niya sa mansyon na nasa harapan niya. Alam na alam niya sa sariling, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Gusto niyang kurut-kurutin ang sarili para magising sa panaginip. Parang namamalikmata si Tinay sa laki at puti ng malaking bahay na tinatapakan niya sa oras na yon. Totoo bang ako nang may-ari nito? Hindi makapaniwalang pagtatanong pa sa sarili. Nilapitan siya ng isang pamilyar na serbidora para alalayan pagpasok ng mansyon. Napakalaki ng pinto ang bumungad sa kanya at napakaganda ng kahoy na ginamit dito. Malinis at kaaya-aya ang mga nakapaligid. Well-structured ang landscape ng lugar sa labas at may iba't ibang halaman pa sa garden na nagbibigay buhay sa malaking tahimik na bahay. Ang lahat ay busy, ngunit huminto ito sa paggawa ng siya'y dumating. Akyat na po kayo sa taas! Kanina pa po niya kayo hinihintay. Ngiting-lili ng mayordoma nang makita niyang nag-aalinlangan ito at pahinto-hinto sa paglalakad sa harap ng napakahaba at magarbong hagdan. Iginala ni Tinay ang kanyang paningin sa loob ng bahay at kitang-kita niya ang lawak ng loob ng bahay na yon. Ibang-iba sa dati niyang tinitirhan na barong-barong at sirasirang bubong. Sino ba naman ang mag-aakalang yayaman siya ng ganito? Niminsan, wala sa hinagap ni Tinay na maging milyonarya siya. Magpasa hanggang ngayon na hindi pa din siya makapaniwala. Hindi mapigilan ni Tinay ang pagtulo ng kanyang mga luha sa kada paghakbang niya sa bahagdan. Pakiramdam niya ay konti na lang ay mabubuwag na siya sa pag-akyat ng dahil sa nanlalambot niyang tuhod. Ilang saglit pa ay halos natatanaw niya ng likod ng taong naghihintay sa kanya sa bukana ng dulo ng hagdan. Napakapit ng mahigpit si Tinay sa wood stair handle na nilalakaran niya. Siya namang paglingon ng tao nang marinig nito ang huling yapak ng paa ni Tinay. Sinalubong siya ng lalaking may seryosong pagtingin. Matangkad ito at naka-blue formal suit. Naka-clean cut at mapungay ang mga mata. Mapuputi ang mga ngipin na pantay at mapula ang mga labi na may kakapalan ng bahagya. Moreno at matikas. Kasing hugis ni Piolo Pascual ang mukha nito. Lalaking lalaki ang datingan na lalong nagpatingkad sa malakas na karisma ng lalaki. Miss Christina! Bungad pa ng lalaki. Glad to see you again. At lumapit pa ito ng malapit kay Tina na lalong nagpalambot sa kanyang mga tuhod. At tuluyan na nga siyang napasandig sa matikas at mamasal nitong dibdib. Ikinagulat ni Tina ang tagpong yon at nagmamadaling binawi ang sarili. Ay, sorry po, attorney. At sabay pagpagpan ito sa damit ng lalaki sa kahihiyan. Bakit hindi siya mahihiya? Pumunta siya sa mansyon ng suot niya ay maluwag na damit na tinagpian niya lang ng Tweety Bird na design para maitago ang malaking butas nito sa gilid. Pantalo na maluwag at nakatsinelas lang siya na goma. Dugyot na kung dugyot. Ngunit yun lang matinong damit na meron siya at wala nang iba. Nakakahiyang sa pananamit niyang yun ay madikit pa siya kay attorney na minsan na niyang pinag-isipan at pinaghinalaan na scammer. Isang tingin na seryoso lang rumihistro sa mukha ng nasabing abogado. Gwapo? Oo, gwapo. Gwapo si attorney. Yan lang pumasok sa isip ni Tinay sa pagkakatitig niya ng malapitan sa abogado. Itong araw na to, pupunta tayo sa mall. Mamimili tayo ng mga damit mong... Sabay tingin sa kanya mula ulo hanggang paa.
ipapalit dyan sa suot mo ngayon. Dito po ako komportable. Pangangatwir ang panitinay habang tila sinisiyasat siya ng mapanuring mata ng lalaki. Ang totoo, wala siyang masabi pa bukod sa lumabas sa kanyang bibig. It doesn't mean na komportable ka eh, komportable din ang taong nasa paligid mo. At naglakad na ang matangkad na lalaki pababa ng hagdan. Out of curiosity ay sinundan ni Tinay ang lalaki pababa ng hagdan at inosenteng nagtanong, "Hindi po ba kayo komportable sa akin?" Halata sa mga mabibigat na hakbang ng lalaki ang unwillingness nito sa pagsagot sa walang kabuluhang tanong na yon ni Tinay. Ngunit nagpatuloy pa din sila sa paglalakad habang unti-unting tila napapagod na si Tinay sa pagsunod sa lalaking akala mo ay Diyos kung magbitaw ng mga salita. At sa bilis pa nitong paghakbang papalayo sa kanya na para bang may tila ketong siyang dapat iwasan. "Attorney!" Malakas at dumadagundong na pagtawag ni Tinay sa lalaking hindi niya lubos na kilala. Ang tanging natatandaan lamang niya dito ay ang limitadong ekspresyon nito sa kausap at wala nang iba. Masaya ba to? Naiinis? Malungkot? Blanco. Ganyan siya maaaring i-describe. Taong walang damdamin. Nakahawak na sa doorknob ng mansyon ng abogado, habang siya naman ay hindi pa nakakalapag ang paa sa huling baitang ng hagdan. "Ayoko maging tagapagmana ng mansyon na to!" Habol hininga niyang nabulalas. Malakas ang pagkakasabi niyang yon na parabang umeko sa kabuuan ng malaking bahay. Di maitatwa sa mga mukha ng mga taga-silbi ng pagkagulat sa ginawang yon ni Tinay. Napatigagalang lalaki sa narinig, ngunit wala ni anuman na lumabas sa bibig nito, bagkos ay unti-unti na siyang pumihit paharap sa babae. Nasalayan ni Christina ang unti-unting pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni attorney. Pero hindi ito blanco. Namumula ang mukha nito. Kulang na lang ay ang usok na lumalabas sa magkabilang mga tenga ng lalaki. Kunot-noo itong humarap na para bang kakainin ng buong-buo ang taong nakapagpasira ng araw niya. "Ano sabi mo, Miss Christina?" Halos pasalubong na ang mga makakapal na kilay nito sa pagharap sa babae. "Uulitin ko ba?" tanong ni Tinay sa sarili. Nakaramdam siya ng pagdadalawang isip sa sinabi. Handa nga ba siyang bumalik sa dati? O haharapin na lamang niya ang bagong biyaya ng buhay? Ano nga ba? Muli niyang pagtatanong sa sarili. Mayaman na siya ngayon. Kanya na ang malaking bahay na tinatayuan niya. Nang ganon-ganon na lamang. Wala nang mandalait sa kanya at mga alipusta. May pagkakataon na rin siyang baguhin ang sarili niyang buhay. Tila isang sumpa ng manumbalik sa kanyang nakaraang buhay at sitwasyon. "Ikaw ang kumuha, no?" Nanlalaki pang mga matang bumungad sa harap ni Tinay, ang manager ng shop na pinagtatrabahuan niya, at dinuro-duro pa siya nito habang nakapamewang naman ang kabilang braso nito. "Ano po?" Tila namutla siya sa narinig niya mula sa babaeng kaharap na halos 50 anyos na pataas. Hindi maintindihan ni Tinay ang nangyayari. Kadarating niya lang sa shop at basa-basa pa ang buhok at damit niya dahil sa hindi inaasahang pagkabuhos sa kanya ng tubig ng kapitbahay sa daanan. Humahangos pa siya na pumila sa linya ng mga empleyado dahil nakatanggap siya ng text message na mainit daw ang ulo ng boss nila at inaantay siya na dumating. Kinakabahan si Tinay sa susunod na mangyayari. Alam naman niyang kapag mainit ang ulo ng among babae, ay madalas na siyang napagbubuntungan nito. Naakala mo'y laging naglilihi at siyang pinagdidiskitahan. O baka sadyang mainit lang ang dugo niya kay Tinay dahil hindi naman kawili-wiling tignan ang huli. "Umamin ka na! Alam ko naman na ikaw talaga. Halata naman sa mukha mong wala kang mabuting gagawin. Ganyan talaga pag walang delikadesa." Singal pa ng manager ng coffee shop na pinagtatrabahuan niya. Napayuko na lamang si Tinay sa tinura ng amo. Sanay na naman siya na lagi siyang pinagagalitan. Sanay na siya na sa karakas ng itsura niya ay walang gustong magtiwala sa kanya. Sanay na siyang tagasalo ng galit ng iba. Madalas pa nga'y napagbibintangan siya sa mga bagay na hindi niya kayang gawin. Pero dahil hindi naman kasi siya kasing presentable ng iba at kasing ayos madamit gaya ng mga nakakasalamuhan niya, hindi kailan na siya lagi ang tampulan ng panlalait at akusasyon.
madali sa tawang magbintang at maghusga. At sa sitwasyon niya, mas madaling saluhin na lamang ang pagkakamali ng iba kesa itanggi ito. Most of the time, nauuwi na lamang si Tinay sa pag-ako ng mga kasalanan ng iba. At ngayon, may iba na namang issue na sasaluhin si Tinay, ang nawawalang kita ng coffee shop. Hindi lang naman ito ang unang beses na nangyari ito. Ngunit ang totoo, kahit na paulit-ulit ang mga pangyayari, nasasaktan pa din siya. At kahit di naman niya akuin ang mga akusasyon, wala din naman malakas na loob na aamin. Sa kanya din naman babagsak ang lahat ng sisi. Yan ang mahirap sa mga binigyan mo na nga ng trabaho. Pinakain mo na nga sa mga palad mo. Abay, iisipan ka pang nakawan. Galit na sambit pa ng boss. Lumapit pa ito ng malapit na malapit sa harapan ni Tinay na nakayuko. Ilabas mo ang perang ninakaw mo. Bilis-bilisan mo kung ayaw mong tumawag ako ng pulis. Mataas ang boses ng manager ng coffee shop kung saan nagtatrabaho silang dalawang matalik na magkaibigan na si Andeng. Nadidilat ang mga mata ng manager habang matigas naman ang mukha nitong tumititig sa kanyang mukha. Maliit na babae si Tinay. Payat na payat ito, dala ng salat sa pagkain at pag-aasikaso sa sarili. Maitim at makapal ang mga kilay. Madami siyang pimple sa mukha na halos wala nang mapaglugaran ng mga ito. At wala na rin siyang mga ngipin sa unahan ng kanyang bibig dahil nga salat sa pera para makapagpaayos ng postiso. At hindi maitatanggi ang makakapal nito mga labi na lalong nagiging sentro para siya'y bulihin ng iba. Nakapasok lang naman siya sa trabahong yon dahil tinulungan siya ni Andeng na pamangkin ang may-ari ng coffee shop na yon. Alam naman din niyang kung siya lang ang mag-a-apply sa trabaho ay malabong may tumanggap sa kanya. Kaya malaking pangihinayang din na mawala ito sa kanya, lalo na ngayong kailangan na kailangan niya ng pera. Paano na siya kung sakasakali? Kailangan niya din ng trabaho. Napakadami niya ring utang sa tindahan ng kapitbahay at maniningil din ang landlady ng inuupahan niyang maliit na kwarto. Kailangan niya ng pera. At mas lalong hindi biro ang mawala ng trabaho sa dami niyang nakabinbin na bayarin sa bahay. Magsasabi ba siya ng totoo? O aaminin na lang niya ang isang bagay na niminsan ay hindi pumasok sa isip niya gaya ng dati? Isang buntong hininga na lamang ang lumabas sa kanya. Ipit at mabagal ang pagbuga ng hangin na yon, ngunit may kasamang pamumuo ng mga luha. Matindi ang tensyon ng oras na yon. Hindi rin maitatanggi ang pagpapalitan ng mga tinginan ng mga katrabaho ni Tinay sa meeting bago mag-operasyon. Maagang breakfast na handog to para kay Tinay. Almusal na hindi nakakabusog at almusal na parang ayaw niya nang ulitin. Tahimik ang lahat ngunit sapat ang mga tinginan na yon sa mapanghusga nilang isip. Ang iba ay napapailing, ang iba naman ay naka-ismid, habang ang iba naman ay tila naiinip sa kung anong verdict na nararapat para sa kanya. Sabihin mo sa akin kung sinong kasabot mo. O lahat kayo na nandito ay masisisante. Gigil na gigil pang sinabi ng manager. At kung walang aamin sa inyo ay mapipilitan akong ipakulong kayong lahat. Paninindak pa ng amo. Wala po akong kasabot. Agap na pag-aako pa ni Tinay ng kasalanan ng tuluyan. Napalunok na lamang siya matapos umamin. Gusto na lamang niyang tapusin ito. At lumakas ang bulungan ng mga katrabaho. Kanya-kanyang salita at parinig. Napatingin si Tinay sa katabing si Andeng. At tuluyan ang tumulo ang luha nito nang magtama ang kanilang mga mata. Matalik niya itong kaibigan at kababata. Kitang-kita niya rin ang halos pigil nitong pag-iyak sa nangyari na tila ba kinakabahan sa mga pwede pang mangyari. Sorry. Mahinang pagbulong pa ni Tinay ng mga salita sa hangin habang nakatitig ang matalik nitong kaibigan sa kanya. Kitang-kita niya ang pagtigas na mukha nito at tumingin sa malayo. Naghalo ang kanyang emosyon, nalulungkot at nasasaktan. Nalungkot kasi muli niyang ipinahiya ang matalik na kaibigan. At nasaktan, kasi napakadali lang niyang mahusgahan ang mga tao sa paligid niya. Alam niyang kahit hindi siya umamin, alam niyang kasama pa din siya sa tatanggalin sa trabaho. Alam ni Tinay na malinis ang kanyang konsensya, na wala naman talaga siyang ginagawang mali. Hindi lang din ito lubos na maunawaan ang mga nangyayari. Halos dalawang araw na din na nag-inventory at hindi nag-check ng pinagbentahan ang tita ni Andeng sa coffee shop.
At ngayon ay biglang darating para magbintang sa kanila ng walang pag-aalinlangan. Nagkalakas ng loob na sana siyang magtanong, ngunit wala pa man ay kinaladkad na siyang pinapasok sa loob ng opisina at doon ay pinagsasampal at pinagtatadyaka ng malupit na manager na yon. Ang kapal ng mukha mo! Tinanggap ka na nga lang dito kahit ganyan ang mukha mo? Tapos nanakawan mo pa kami? Pag-i-hysterical ang amo. Gusto niyang mangatwiran, magsalita, pero alam naman niyang walang makikinig at higit sa lahat, walang maniniwala. Matapos siyang saktan nito ay pinagbihis na siya nito para makauwi. Binayaran siya ngunit iniawas ang nawawalang pera daw sa kaha. Dumugo ang kanyang mga bibig sa lakas ng pagkakasampal sa kanya at di rin maitago ang mga galos at pasa nito sa katawan. Masakit ang mga iyon, pero mas masakit isipin na lagi na lamang siyang biktima ng mga ganitong sitwasyon. Gustuhin ba niyang ipaglaban ang sarili, pero papaano nga ba? Marahan siyang naglakad palabas ng opisina habang ang iba pa niyang kasamahan ay tila nagbubulag-bulagan sa presensya niya. Palihim niyang pinunasan ang mga luha at nagmamadaling lumabas. Pare-parehong napalapit sa puso niya ang mga kasamahan sa trabaho kahit na hindi naman siya gusto ng mga ito. Nalungkot siya sa ideya na hindi niya na ito makikita pa. Nasanay na siyang kasama ang mga ito kahit pa halos araw-araw pa siyang tampulan ng panunukso at pambubuli ng mga ito. Patuloy na tumutulat na guunahan pa ang kanyang mga luha kahit nakapupunas niya lamang. Tikom ang kanyang bibig na tumungo sa pinto at dahan-dahan siyang lumabas ng coffee shop na tila walang nangyari. Hinang-hina niyang binuksan ang salaming pinto nang may tumapik sa kanya sa kanyang balikat makailang lakad pa niya. Si Andeng. Pilit na umiti si Tinay sa presensya ng kanyang kaibigan. Para bang nakaramdam siya ng biglang may kakampi. Biglang may savior na dumating. May taong dadamay sa kanya at nakakaunawa. Sa kabila ng lahat, hindi pa din siya magawang talikuran ng tinutuning na kaibigan. Tuluyan ang walang pigil ang pagdaloy ng kanyang mainit na likido sa kanyang mga mata. Yumakap siya dito at hindi na mapigilan ang matinding paghagulgol. Sorry. Bungad ni Anteng. Akong kumuha ng pera. Bungad na matalik na kaibigan. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo at bumilis ang tibok ng puso ni Tinay sa narinig. Naguluhan siya. Unti-unti niyang inilayo ang kanyang katawan sa tinuring niyang kapatid at kaibigan. Bumagal ang pag-ihip ng hangin at dinig na dinig ni Tinay ang pagtibok ng kanyang puso. Uminit ang kanyang mukha at naramdaman niya ang tila pagbigat ng kanyang ulo at pagsama ng kanyang pakiramdam. Marami siyang gustong itanong sa kaibigan, ngunit kahit si Andeng ay hindi na makatingin ng diretso sa mga mata niya. At lalong dumaloy na naman ang mga luhang yon na tila ayaw huminto. May sakit ang nanay, wala akong pambili ng gamot. Nanghiram ako ng pera kina tita pero hindi ako binigyan. Wala akong choice. Halos sumikip ang dibdib ni Tinay sa mga naririnig. Ilang beses na nga ba siyang madalas na sumasalo sa mga kalukuhan ni Andeng? Isa? Dalawa? Tatlo? Hindi na ata mabilang sa kabuoang bilang ng mga daliri niya mula kamay hanggang paa. Ilang beses na nga din ba? At ilang beses niya na rin ba itong pinatatawad ng paulit-ulit? Dahil si Andeng lang ang meron siya at wala nang iba. Hindi lingid sa kaalaman ni Andeng na kailangan niya din ng trabaho para mabuhay. Lalo na sa sitwasyong walang may gustong magtiwala sa kanya dahil wala sa mukha niya na dapat siyang pagkatiwalaan. Ngunit mas nanaig ang pagmamahal niya sa matalik na kaibigan. Ano ka ba? Okay lang. May pait na pagkakasabi niya nito. Ito lang din ang mga salitang nahagilap niya sa kanyang sarili, sabay tapik nito sa balikat. Ang totoo, hindi niya kayang magalit sa kaibigan. Para sa kanya, kahit matindi ang pangangailangan niyang pinansyal, mas matindi pa din ang bigat ng kanilang pagkakaibigan. Hindi-hindi niya maipagkakait ang pag-intindi dito sa kababatang halos buong buhay niyang nakasama. Lalo na't ulila siya. Niyakap niya ng mahigpit si Andeng. Yung yakap na para bang nagsasabing okay lang yan. Sorry. Sorry. Sorry talaga. Paulit-ulit na sinasambit pa ng kaibigan at napaluhod pa ito kay Tinay. Sino nga ba siya para hindi magpatawad?
naisip ni Tinay. Nahabag siya sa tagpong makitang gano'n ang kaibigan. Mahirap ang sitwasyon niya, pero mahal niya din ang kababata niya. Maraming rason para kamuhian niya ito. Napakaraming pagkakataon na ilang beses na rin siyang napahamak dahil dito. Pero mas nanaig ang pang-uunawa at pagmamahal niya ukol sa kaibigan. Mahal niya ang kababata at siya lang ang meron siya. Naaalala pa niya kung paano sila magsalo sa kakaunting mga bagay noon pa. Oh, hotdog sandwich! Sabay abot pa ni Anting ng footlong dito. Wow, ang daming cheese! Favorite ko yan! Ika pa ni Tinay. Ganito madalas ang tagpo nila araw-araw kapag walang pera si Tinay. Si Andeng ang savior niya sa lahat ng gutom at kakapusan niya. Sabi nga ng iba ay halos magkadugtong na sila ng kanilang mga bituka at kaututang dila ng bawat isa. Dumukot si Andeng sa bulsa nito at naglabas ng 1,000. Hindi enough to pero makakatulong. At ipinasok pa ni Andeng ang pera sa bulsa niya. Pasensya ka na sa akin ha, pero kapag nakabawi ako, babawi talaga ako. At dali-dali pa itong tumalikod sa kanya. Ganon ang mga simpleng tagpo nila bilang magkaibigan. Aaminin niya na may mga pagkakataon na childish ang matalik niyang kaibigan. Pero ilang beses din ba siyang tinulungan ito? Matitiis ba niyang magalit sa kaibigan sa huling pagkakataon? Mugtong-muto na ang mga mata ni Andeng. At sunod-sunod ang paghingi ng tawad nito sa kanya. Tumayo ka nga dyan! Utos ni Tinay sa kaibigan. Nakikita mo tong labi ko? At tinuro pa niyang dugo ang labi niya sa kaibigan. Tingnan mo ko! Pangalawa pa nito. Hanggat hindi nagiging manipis tong labi ko at nagiging makinis ang mukha ko, mananatiling sekreto nating dalawa yan at mananatili mo akong kaibigan. At niyakap pa niya ito habang humahagulgol ang kaibigan. May sobre akong dilagay sa apron mo. Huling sahod ko yan. Sabay turo sa apron na suot-suot ni Andeng. Ipandagdag mo sa panggamot ni Tita Lourdes. Regalo mo na sa akin na gumaling siya. At tumalikod na si Tinay na hindi lumilingon sa kaibigan. Ilang linggo din araw-araw na naghahanap ng trabaho si Tinay, pero araw-araw din siyang umuuwing laging rejected sa mga pinapasukan. Ilang mga kakilala na rin ang nilapitan niya, ngunit wala rin ang gustong tumulong o magrekomenda man lamang sa kanya. At ang dahilan ng mga ito ay kumalat daw ang rason kung bakit siya natanggal sa huling trabaho niya. At ang nagpakalat nito ay ang sariling kaibigan na si Andeng. Gabi-gabi niyang inabangan sa parke ang dating kaibigan sa paglabas ng coffee shop. Ngunit ilang gabi din siyang bigo na makausap niya muli ito. Naisip din niyang baka tinataguan na rin siya nito, kaya hindi na ito dumadaan sa parke sa tuwing umuwi. Madalas ay ninanais niya na magpakita sa dating pinagtatrabahuhan, ngunit ayaw naman niyang gumawa ng eksena doon. Andeng, bakit mo naman pinagkakalat yung nangyari? Wala na tuloy akong makuhang trabaho ngayon, mag-iisang buwan na. Inis na paninita ni Tinay sa kaibigan nang minsang nasumpungan niya itong pauwi na at dumaan ng parke. Inabangan niya talaga ito para makausap. Anong gusto mo? Sabihin kong ako ang kumuha? Baliw ka ba? Pandidilat pa nitong sinabi. Pwede namang manahimik ka na lang. Natural, galing sa'yo. At alam na may kaibigan tayo. Hindi malabong paniwalaan kanila. Inis na pangangatwiran ni Tinay. Hanggang ngayon ay wala pa din akong makuhang trabaho dahil sa ginawa mo. Dugtong pa ni Tinay. Hindi ko na problema yan. Kung wala kang makuhang trabaho, huwag mong isisi sa balita na kumalat yung pagiging unemployed mo. Kung magaling ka, o maski presentable man lang, hindi na nila kakalkalin ng chismis dito. Pwede ka namang mag-apply sa iba. At tinignan niya muna ito mula ulo hanggang paa. Pero ayusin mo muna yung sarili mo. Ang dumi-dumi mong tignan, no? Sinong tatanggap sa'yo? Pamamahiya pa ni Andeng sa kaibigan. At pwede ba? Dagdag pa niya. Kung may sasabihin ka, i-text mo na lang. Huwag mo na akong puntahan pa dito. Inismeran pa siya ng dating kaibigan. Huwag mo sabihin pati load, wala ka. At nagmamadali itong nagpatiuna at iniwanan si Tinay na mag-isa
nang walang salitang mahagila para isagot sa tanong ng dating kaibigan. Halos gusto niya nang isumpa si Andeng sa ginawa nito sa kanya. O kaya naman ay saktan, makaganti man lamang dito. Gusto niya itong sundan, sabunutan o ipangalandakan sa mga kalokohan niya. Ngunit mabilis na itong nakaalis at nakasakay ng tricycle palayo sa kanya. Madami siyang gustong gawin, sabihin o isumbat man lang pero hindi niya nagawa. Gusto niya na din ang magalit pero may kabuluhan ba? May maniniwala ba sa kanya? Napaupo na lamang siya sa gilid sa mga isipin na yon. Mag-isa na naman siya. Buong buhay niya, mag-isa lang talaga siya. Nawala na nga siya ng trabaho. Nawala na rin siya ng kaibigan. At konting-konti na lang ay mawawala na rin siya ng panlaman sa kanyang sikmura. Naubos na nga ang ipon niya sa 3 linggong paikot-ikot niya para makakuha ng bagong pagkakakitaan. At 100 na lang din ang natitirang pera niya sa mga susunod pang araw. Muli niyang tinignan at inilabas ang mga bulsa ng kanyang pantalon nang makasigurong 100 na lang talaga ang perang daladala niya. Kumakalam na ang kanyang tiyan. At puro tubig lang naman ang kainapan niyang inilalaman dito sa kada isang karinderyang nadadaanan niya sa paglalakad. Kailangan na kailangan niya na magkaroon ng kahit na anong sideline. Hindi niya alam kung hanggang saan makakatagal ang 100 piso niya sa bulsa. At lalo pang tumindi ang pagsiklab ng pagkagutom niya nang makaamoy siya ng pagkain na pamilyar ang amoy sa kanya. Footlong. At tila lalong nagagulo ang mga bulate niya sa tiyan sa pamilyar na amoy na yon. Isang may edad na babae ang tila nanunuksong tumabi pa sa kanya sa pagkakaupo sa parke. Inilingan ni Tinay ang kanyang mga mata sa paligid at nakita naman niyang madami naman ang bakanting pwesto para sa upuan at batong lamesa dahil halos paubos naman ang mga tao sa parke. Bakit dito pa sa akin na upong matandang to? Pagtataka niya. Napalunok siya nang makitang inilabas ng may edad na babae ang isang buong footlong nito at soft drinks na mukha naman talagang masarap na katerno ng paborito ni Tinay na pagkain. Maraming napalimos today. Paunang salita ng may edad na babae nang nahuli nitong nakatingin si Tinay sa daladala nitong footlong. Mataman niyang tiningnan ang nasa harapan niya. Hindi naman ito mukhang pulubis sa tansya niya para mamalimos. Mas mukha pa nga itong malinis kumpara sa kanya. Pero hindi makakailang madalas niya nga itong nakikita dati sa parke na may mga kasamang palaboy na bata. Simple lang ang damit nito na medyo may bahid na ng alikabok sa kalsada at medyo gulo-gulo na rin ang buhok na halatang kulang na rin sa pagsupply. Madumi ang mga kuko pero normal naman yon sa mga pulube. Pero ang hindi normal ay ang ideya na ang pulube ay may pang footlong habang siya ay malapit ng mapalaya sa tinitirhan niya. Ayos, high class na mga pulube ngayon. At napailing na lamang si Tinay sa naisip niya. Baliktad na talaga ang mundo ngayon. Konklusyon niya sa sarili. Ang mga walang alam ang napagbibintangan at ang mga nanghihingi lang ang may mga pera habang ang mga nagkukumahog ang nauubusan. O eto, kalahati ng footlong. Iniabot ng matanda ang kalahati nun sa harapan niya. Kanina ka pa nakatitig sa pagkain ko, gutom ka na ata. Dugtong pa ng pulube. Ay, okay lang po ako. Pagtanggi niya. Kasabay ng pagtanggi na yon ay ang pagtutol ng mga sunod-sunod na pagtunog ng alaga ni Tinay sa tiyan. Rinig na rinig na tila naguhumiyaw at gustong iparating ang kanina pang pagkagutom simula ng umaga. Hindi ka gutom? Sarkastiko na pagtatanong ng matanda na sinabayan pa ng pagngiti nito. Kumain ka! Ilang araw ka nang pabalik-balik dito sa parke? At uminom pa ng soft drinks bago pa ito nagpatuloy. Nakita mo na bang hinahanap mo? Nahihiyaman ay kinuha na ni Tinay ang kalahati ng tinapay na yon at umiling sa tanong ng matanda. Mahirap talagang hanapin ang mga nagtatago. Dugtong pa ng pulube. Pero magpapakita din yan pag sila nang may pangangailangan. Humawak pa ito sa kamay ni Tinay. Masarap ang footlong, di ba? Masaya pa nitong sinabi. Isang ngiti lang ang iginanti ni Tinay sa matanda. Sa unang pagkakataon ay may tuwa sa kanya na hindi hinuhusgahan ang pagkatao niya
At sa mga ngiti na yon, ay rumehistro sa kanya ang mga ngiting matagal na sa kanya ay nagpaulila. Naaalala niyang yumaon niyang lola na nag-aruga sa kanya at nagmahal ng lubusan. Magaan ang loob ni Tinay sa matandang pulube. At sa oras na yon, ay nakaramdam siya ng pagkapuno sa buhay niyang matagal nang may patlang. Siya daw si Auring. Wala na daw itong pamilya at walang kumikilalang kamag-anak sa kanya. Kaya ginawa na lamang niyang libangan ang makihalubilo sa ibang mga batang pulube para minsan ay turuang magbasa o kaya naman ay turuan pa ng ibang makabuluhang bagay maliban sa buong maghapong panlilimos. Yun na daw ang mga tinuring niyang parte ng pamilya niya sa lansangan. Nasaan ang mga batang madalas mong kasama, Nay Auring? Wala sa loob niyang pagtatanong. Ayun, mas maayos ng buhay. At sasabayan pa nito ng ngiti. Laging ganun ang mga sagutan ng matanda sa bawat pagtatanong ni Tinay sa mga dating kasakasama niya sa parke. Masarap palang maging pulube. Gumaganda ang buhay. Minsan pa niyang pagsakay sa sagot ng matanda. Masiyahin si Nanay Auring. Lagi itong nakangiti sa tao at mukha din namang marunong makisama. Hindi na namamalaya ni Tinay na araw-araw na siyang dumadalaw sa matandang pulube sa parke na halos nawaglit na sa kanyang isipan ng dating kaibigan o kahit pa ang coffee shop na dating pinagtatrabahuan niya. Araw-araw din ay nakikita niyang may rasyon ng pagkain sa isang karinderya si Nanay Auring. Oh, eto na lang ang pasobra ko na luto sa karinderya. Pagsalusaluhan niyo na lang dito. Tagubilin pa ni Aling Lita, may-ari ng karinderya kay Nanay Auring at sa iba pang mga iilan na pulubing naroroon. Mainam at makakakain na kami ng masarap-sarap, pagbibirong pagsagot ni Nanay Auring. Baka kailangan mo nga pala ng tagapaghugas. Ipasok mo na si Tinay ko. Tila nagningning ang mga mata ni Tinay sa pagkakataong yon. Magkakatrabaho na rin siya sa wakas. Pinagsimula siya agad-agad sa karinderya. Kaya naman di na lang niya araw-araw dinalaw ang matanda, kundi gabi-gabi na rin. Madalas ay sabay pa silang kumakain at napansin na rin ni Tinay na madalas na rin siyang hinihintay nito sa lamesang bato para kumain ng sabay. Masaya na siya sa buhay niyang madalas na kasama ang ibang pulube at ang matanda sa parke. Magdia-December na noon na tila naging busy ang lahat. Kahit si Aling Lita na halos araw-araw ay umaalis at iniiwan sa kanyang karinderya. Ilang linggo din siyang umuwi ng gabi, ngunit wala nang bakas ng anino ni Nay Auring sa parke. Nawawala na rin ang mga pamilyar na mga mukha sa lugar at tila napalitan na ng mga bagong set ng pulube na iilan. Unti-unting nakaramdam ng pangamba at lungkot ang puso ni Tinay. Nasa ng ibang mga bata na sabay-sabay nilang tunuruan ni Nanay Auring magbasa? Nasa na sila Kuya Boyet na tulala dahil hindi matanggap na namatay na sa gutom ang kanyang pamilya? Lahat sila ay tila na walang parang bula. Nangilabot siya sa isiping baka dinampot na ito ng mga pulis, kaya naman isa-isa niyang pinuntahan ng mga presinto upang magtanong. Ngunit sa ilang gabing puyat sa paghahanap niya sa mga iyon, ay ilang gabi din siyang bigo. Paano niya nga naman siya matutulungan ng mga kapulisan kung Mang Boyet at Nay Auring lang ang mga pagkakakilanlan niya sa mga ito? Nire-report mo mga nawawalang pulube sa parke? Sabay buga pa ng usok ng sigarilyo sa kanya. Alam mo, miss, come and go ang mga pulube. Kahit saan ka pa magpunta, nakakalat sila. Maaring nandyan ngayon, bukas makalawa na, nasa kabilang parke na naman. O kaya sa simbahan. In short, at gumisi pa ito bago tapusin ang litanya. No permanent address. Hindi malaman ni Tinay kung maiinis ba siya sa pulis na kausap. May punto naman ito. Pero bakit parang muli ay unti-unti na naman siyang nalulungkot at tila nag-iisa? Ilang araw at gabi niya nang dinadaanan ng parke sa pag-iisip na baka bumalik na sila. Lagi siyang may dalang mga ulam para sa mga ito. Para man lamang may kasabay siyang kumain sa tanghalian o hapunan. Ngunit wala siyang makitang bakas ng mga dating pulube. Muli ay naupo siya sa lamesang bato at sinariwang mga pagkakataong magkakasama sila. Binuksan niya ang daladalang pagkain at kumain ng dahan-dahan. Humihiling sa Diyos na sana ito na ang huling pagkain niya ng mag-isa at nangakong sa muling pagkikita nila ni Nanay Auring ay aalukin na niyang tumuloy ito sa isang bahay na tinutuluyan niya.
Alam niyang kahit mahirap, kakayanin niya. Tutal naman ay meron na siyang bagong trabaho na pinagkakatiwalaan siya sa kabila ng lahat. Bumalik siya sa karinderya at gaya ng mga nakaraang araw ay gabi na itong umuwi. Ngunit sa gabing yon ay ibang sigla na nakikita niya sa mata ni Aling Dita. Magsara ka na! Naghihintay si Nanay Auring mo sa parke! Bungad nito sa kanya. Halos kumawala ang puso ni Tinay sa narinig at tila para siyang batang pinasalubungan ng candy sa narinig. Andiyan ang nanay? Tuwang-tuwang pagtatanong niya kay Aling Lita. Isang pagtangulang ang isinukli nito at dali-dali na silang tumungo sa parke. Bumili pa si Tinay ng masarap na tinapay na paborito ng matanda sa bakery. Espesyal ang araw na ito. Makikita niyang muli ang taong bukod-tanging nagtiwala sa kanya. Nakita niya nakatayo ang matanda sa lamesang bato na nag-aabang sa kanya. Malawak ang pagkakangiti nito sa kanya, kahit sa malayo at may kadiliman. Kumakaway pa ito sa kanya nang matanawan siya nito. Huminto lang si Aling Dita sa paglalakad saglit dahil nakaberde na ang traffic light. Patuloy na dumadaan ang iilang sasakyan. Nang makita ni Tinay na may isang lalaki ang lumapit kay Nanay Auring at bigla-bigla itong sinaksak ng paulit-ulit sa tagiliran. Nanlaki ang mga mata ni Tinay sa tagpong halos parang gusto niyang mawalan sa ulirat. Halos malagutan siya ng litid sa kakasigaw at paghingi ng tulong sa kabilang kalsada. Hindi na siya nagpaawat at dali-dali siyang tumakbo at nakipagpatintero kay kamatayan sa kalsada. Patuloy niyang isinisigaw ang pangalan ng matanda habang tumatakbo. Nay Auring! Nanay! Pinangahawakan ng panalangin na sana'y hindi pa huli ang lahat. Kitang-kita niya ang unti-unting pagbagsak ng katawan ng matanda nang walang kalaban-laban. At tuloy ang pagtakas ng may sala, bit-bit ang bag ng matanda. Habang siya naman ay patuloy na humihingi ng tulong. Kung ang pagsigaw ay makakasagip ng buhay ng matanda, ay gagawin niya. Mabuhay lamang ito. Aling Dita! Sigaw ni Tinay. Aling Dita! Ang Nanay Auring! At patuloy na niyakap niya ito ng todo higpit. Tinay! Bulong pa ng matanda sa kanya sa pinakabahinang boses nito. Nanay, dadaling kita sa ospital. Huwag kang bibigay. Pagsusumamo niya habang yakap-yakap ang matanda. Rinig na rinig ni Tinay ang habol hininga nito at ang huling mga salitang sinambit niya. May sorpresa ako sa'yo. At ngumiti pa ito kay Tinay. Hindi mapigilan ni Tinay ang tumitig sa mukha ng matanda. Magandang pagkakangiti nito sa kanya kahit alam niyang hirap na itong humagilap ng hangin. Hindi ka na aalipustahin ng iba. Dugtong pa nito at hinawakan ang kanyang mukha. Malamig ang kamay na iyon ng matanda. Kaya naman sinalo ni Tinay ang mga yon upang uminit. Hindi na po nila ako maaalipusta. Pangako. Paninigurado ni Tinay sa matanda. At tumangutang muna lamang si Nanay Auring at umiti. Kasabay ng pamilyar na tunog ng ambulansya ay ang pagbitaw ng matanda sa pagkakaakap sa kanya. Nay! Huwag kang bibitaw, Nay! Mangako ka! Sigaw ni Tinay habang binuhat ang matandang pulubi at inilagay sa stretcher. Yon ang huling pagkakataon na nakita niyang buhay ang matanda. At tila nagmistulang parang batingaw ang mga huling salitang yon na nagmistulang bangungot para kay Tinay. Anong sabi mo, Miss Christina? Pag-ulit na pagtatanong ni attorney. Halos pasalubong na ang mga makakapal na kilay ng abogadong tila napipikon sa pabago-bagong isip nito. Tama bang pagkarinig ko? Ayaw mong manahin ang ari-arian at perang kusang loob na pinamana sa'yo ni Doña Aurora? Paninigurado pa nito. Tuluyan ang tumulo ang mga luha ni Tinay. Tumingin siya sa kabuuan ng bahay at isa-isang tiningnan ang mga mukha ng mga taga-silbi ng mansyon. Kompleto ang lahat. Naroroon sa loob ng mansyon ng mga taong nakasama ni Nanay Auring sa lansangan. Binigyan ng marangal na trabaho ng matanda ang mga kagaya nila Aling Lita at ni Mang Boyet. Ang mga batang pulubi naman ay ginawang scholar ni Nanay Auring at nagpatayo pa ng libreng eskwelahan at bahay ampunan kung saan doon ay aalagaan sila at tuturuan ng libre ng mga skills na pwede nalang pakinabangan in the future.
At lahat ng yan ang dahilan kung bakit biglang parang bulang naglaho ang matanda ng ilang mga linggo. Inayos na pala nito ang lahat-lahat para kay Tinay. May 20 million ka. May 5 bahay bakasyonan. Mga negosyong dapat pag-aralan at higit sa lahat ay may mga taong umaasa sa iyong kakayahan para sila'y mabuhay. Ganyan kalaki ang tiwala na ibinigay sa iyo ni Doña Aurora. Lumapit ito sa malapit kay Tinay at tumayo sa harap nito. Nagkamali ba siya? Matigas ang mukha ng lalaki at may diin pang mga salita nito. Tiningnan lang siya nito sa mata at tuluyan ang lumabas ng mansyon na walang sabi-sabi. Pagkaraan ng 5 taon. Ha? At totoo nga ang balita? Pambungad na salita ni Andeng na nagpumilit itong pumasok sa opisina ni Tinay. Mayaman ka na nga. To her dismay. At sa dating app ka naman nakakita ng afam na mag-aahon sa'yo sa kahirapan? Pang-iinsulto pa ng dating kaibigan. Anong kailangan mo? Monotone na pagtatanong ni Tinay sa dating kaibigan. Ikaw daw ang bumili ng coffee shop namin? Marahas nitong pagtatanong. I guess. Naghahanap kayo ng bibili sa Paluginyong business, diba? So binili ko siya, anong problema doon? Kalmadong pangangatwiran ni Tinay. Problema? Madami! At bakit ikaw ang bibili? Isang malutong na tawang pinakawala ni Tinay sa dating kaibigan. And why not? I have the money to buy that property. That property na hindi niyo na kayang isustain. Kaya nga binibenta niyo, diba? Wala kang utang na loob. Paniningkit pa ng mata ni Andeng. Kung kaya mo naman palang tumulong dahil may pera ka naman pala, eh di sana tumulong ka na lang. At nagingit-ngit pa ito ng tuluyan. Ano? Meron kang gustong patunayan? Na mayaman ka na? At kaya mo nang bumili ng ari-arian ng family business ng dati mong kaibigan? Ganun ba? Ang utang na loob ay nilinigon at hindi binabayaran. At kung binabayaran man yan, matagal na akong bayad. Sobra-sobra pa nga. Oh, baka naman nakakalimutan mo kung ilang beses kitang sinagip sa kahihiyan na ikaw mismo ang may gawa. Bumuntong hininga pa si Tinay at muli nagpatuloy. Nakalimutan mo na ba? O gusto mong ipaalala ko sa'yo? Pangiinis pa niya sa dating kaibigan. Nakakatawa ka, Tinay. Christina. Call me Christina. Seryosong pagtatama nito sa pagtawag sa kanya na ikinainis lalo ng dating kaibigan. Kahit na bago-baguhin mo pang pangalan mo o kahit magbihis ka pa ng magarbo o di kaya makompleto man yung ngipin mo, umaalingasaw pa din kung gaano kasama ang ugali mo. Pagmamaktol ni Andeng. Gusto mo ba yung dating ako? Yung konting ihak mo lang ay mauuto mo na? Tumayo si Tinay at tinungo ang pintuan ng opisina niya at hinila niya ito para lumawak ang uwang ng pinto. Tapos na yon. At sa panaginip mo na lang yon mangyayari. Ang totoo ngayon, malawak ang pinto at pupwede ka nang lumabas. Hindi ka welcome dito. Dali-daling lumabas si Andeng sa opisina niya sa pagkapahiya dahil pinagtinginan na siya ng mga tao na nasa labas ng president's office. Hindi niya maikakaila ang pagkapahiya niya sa pamumula ng mukha sa mga narinig. At pwede ba? Dagdag pa ni Tinay. Kung may sasabihin ka, e text mo na lang ang attorney ko. Huwag mo na akong puntahan pa dito. Sabay ismid sa kanya ng dating kaibigan. Huwag mong sabihin patilod, wala ka. Umikot ang mga mata ni Andeng sa narinig. At manakanakay inayos ang posture ng sarili at tuluyan ang lumabas. Isang pagngiti lang ang nagawa ni Tinay nang isinandal niya ang sarili sa likod ng pintuan ng sariling opisina. Muli ay sinilayan niya ang kabuuan ng magarbong opisina. Tama nga si attorney. Malaki ang tiwala na ibinigay sa kanya ni Doña Aurora. Malaki mga bahay at ari-arian, mga negosyong dapat pag-aralan, at mga taong umaasa sa kanyang kakayahan para sila ay mabuhay. Hindi siya maaaring maging mahina gaya ng nakaraan. Dahil hindi lahat ng mahal natin ay mahal ka. At di lahat ng pinahahalagahan mo ay lilingunin ka.
Kinuha niya ang telepono at nag-dial ng numero. Attorney, good afternoon. Gusto ko sanang ma-meet ang mga scholars natin sa bahay Ampunan para sa itatayong Aurora Restaurant na malapit sa park. Salamat! At tuluyan na niyang ibinaba ang kanyang telepono at tumitig sa malaking larawan na nasa opisina niya ngayon. Salamat, Nay Auring. At hindi niya na muli pang napigilan ang pag-unahan ng kanyang mga luha na iyon. Salamat. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!